Hello and welcome back to our YouTube channel! Okay, so for today's video, magre-ready po tayo, magluluto tayo ng breakfast ni Rani, ni Alan. Yung naman lunch and dinner, hindi na kasi marami pa kaming leftover from yesterday. So, kumukuha tayo ng towel kasi uulan na naman ngayon. At kailangan natin i-prepare yung baba just in case. Although na-seal na yon, pero gusto ko munang makasigurado na talagang wala nang tutulo hanggang para hindi ko na pala siya lagyan ng towel kapag na make sure ko na talaga na 100% na hindi na siya tutulo. Ayan. So, eto siya. Dali. Bukas muna tayo. Muntik nang nalaglag yung camera. So, magbukas muna tayo ng window. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Ayan, dito. Dito, yan. Diyan natin siya ilalagay. Kaya, lagyan muna natin siya. Lagay natin dito, yan. Tayo natin. Oops. Yan. Kasi gusto ko lang maka-make sure na talagang wala nang, alam niyo yun, wala na talagang tulo. Kasi kung kayo man, di ba, hindi rin kayo magre-rely. Ayokong umuwi dito mamaya na nasira na pala yung wall na itong floor namin, sira na, alam mo yung mga ganun. Pero ipapacheck pa din natin yan kay Alan mamaya pagka ano. Yan, dalawa. Dalawang tuwalya. Kasi dyan galing eh. And then mamaya si Alan naman, papalagyan na lang natin mamaya yung kwarto niya. Kasi, oh, yun pala, naisil na kahapon si Amigo. Hello Roberto, shout out to you. Thank you for sealing our window. So sabi niya gusto daw niyang panoorin tong video na to. So here's the video kasi nag-volunteer siya na kuhanan yung video sa taas. Kaya, well, thank you for that Roberto. Kaya yan, so panoorin nyo po kasi inakit niya itong camera na to para makita namin na talagang kung saan nang galing yung tubig or kung saan dumaan yung tubig doon sa window namin from upstairs. Okay, so ito po ang video. Yes, yes. It's on already. Just like that? Yeah, thank you. Now he, Roberto is now a YouTube vlogger. Yeah. YouTuber. And now. Oh wow. He just a crack in the mirror by water, a lot of water. Yeah. That's why we put that's some plastic. That's why the water came in. Yeah, because we put some plastic bag on the floor. My wife put a plastic bag in the mirror in the window. In the, although it's on the floor. In the mirror lane. So that's why kailangan natin check. Thank you, my friend. Ayan, so napanood nyo po yung video. So ganun na yung aming window. So kailangan pala chine-check din yun every now and then. Kailangan checkin kasi natatanggal din pala yung ano niya, yung kanyang sealant, yung kanyang yung ginamit nilang sealant, natatanggal din pala yon kasi kumbaga parang natutunaw din siya from tubig o kaya from the sun, ganon. So hindi namin alam yon, ngayon lang namin nalaman yon. So alam mo yon, marami kang natututunan pala as every daily marami ka palang matututunan na hindi mo pa natututunan na
Yung alam mo yung ganun, malalaman mo pala lahat. Pagka ano, kailangan lang. Kasi kami kasi parang akala namin hindi mga ganyan-ganyan. Dahil syempre, hindi naman first home namin to, diba? So hindi namin alam na may mga ganyan-ganyan pala. Akala namin, pag window, that's it na. Yun pala, kailangan mo rin palang chinecheck. Kaya nga may tinatawag sila na maintenance. Kaya yun. So hopefully, itong linggo na to, dahil balita, uulan na naman ng buong linggo, sana hindi na tumulo. Tapos na. Pero ang sabi naman niya, pag tumulo daw, tawagan lang siya. But of course, I'm hoping na hindi na nga sana tumulo, diba? Ayan, nakaluto na po tayo. Madali ang luto lang yan. Ito, hotdog. So, ayan. Shoutout po pala. Mayroon pala akong isa-shoutout. Sandali, nasan ba yun? Nilista ko. Isa lang yung nagpa-shoutout ngayon. So, ang nagpa-shoutout pala ay si Jelina Mara. Hello, Jelina! Thank you for watching po. Alam ko parang si Jelina ata ay Ilocana rin siya. So, hello, Kabsat! Yan. Tas alam niyo po ba, may ginawa pa ako dyan sa labas na hindi dapat. Pero, try natin yan mamaya ipakita sa inyo kung ano yung ginawa ko na yun. Kasi, nagkalat ako doon dahil kinukuha ko kasi yung mga basura. Ayaw mabuksan yung pinto. Naitulak ko yung grill namin, yung pang barbecue. Natapon lahat yung mga ano doon. Yung mga ashes niya, yung mga ano ng uling, natapon doon sa may ginagawa ng mga HOA. Kaya, sila na lang maglinis noon, no? Kaya, maalikabok kahapon. Hatching na ako ng hatching. Kaya tumigil ako. Yan, lagyan muna natin ng candle tong si Santo Niño natin. Para mabigyan pa tayo ng more blessings. Diba? Okay, wait. Ibababa ko lang kayo dito para makapagsindi ako ng kandila. Tapos may isa pa tayo dito. Yan, dito naman. Yan, oh. May isa pa tayo. Para mabigyan tayo ng maraming blessing, kailangan natin mag-thank you sa mga binigay na niyang blessing, di ba? Para hindi siya magsasawa na magbigay sa atin. Kasi hindi man ako nakakapagsimba madalas dahil nga sa trabaho ko at saka trabaho din ni Rani. So nakakapagsimba lang talaga kami pagka yung talagang off kami pareho, like all day. Tapos andito din yung mga bata na off din, kaya talagang sinasamantala din namin yun magsimba. Kaya so yun, hinihintay natin yung rice, hindi pa luto si rice eh. Tapos parang may video pa din yata akong ia-add dito, yung mga video from the past. Ia-add ko lang dito, kaya panoorin niyo po yan. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on.
I know you still feel me now. Hello! At dahil uulan ngayon, may binigay si Ate Julie sa akin na kapote. Ayan o. Pero clear lang siya. Tutupiin ko lang kasi trinay ko to kahapon. Kailangan ko ng kapote. Wala akong raincoat kasi tawag dito, magdi-deliver ako ngayon. Ang trabaho ko ngayong araw na to sa trabaho ay magdi-deliver ng mga pangalan nito, yung mga diet ng mga pasyente. Kaya I'll be out all day ngayon. Kaya mababasa ako. Kaya sabi ko, Ate Julie, kailangan ko ng raincoat. Bibili sana kami kahapon ni Alan. Punta sana kami ng tindahan. Pero sabi ni Ate Julie, meron nga daw siya. Kaya sabi ko, sige nga, tignan ko. Although may raincoat dyan, kaya lang kulay blue. Hindi pwede ang kulay blue na raincoat dahil blue is bawal doon sa trabaho namin. Dahil yung mga inmate, naka-blue sila. So, hindi pwede ang blue sa amin na mga empleyado, mga staff. Bawal. Kaya, hindi ko pwedeng gamitin yung aking raincoat na kulay blue na pinadala galing Pilipinas. Kaya yan, buti na lang may binigay si Ate Julie. Although, talagang pupunta sana kami ni Alan kasi maghahanap sana ako ng kulay brown kasi brown lang yung pwede sa amin eh. Brown na raincoat na jacket na rin kasi syempre, malamig, di ba? Kailangan mo ng malamig na ano, na jacket. Although meron ako diyan thick na jacket, pero yung puffy na jacket kapag nabasa yan, magshi-shrink siya. So ang pangit, bagsak. Kaya yun na lang, tatry natin 'yan. Tapos tignan ko kung ano na lang yung jacket ko na maisusuot pa na iba para lang maisuot ko 'yan. Oh my god. Sabi ko nga, mistake ang overtime ko, bakit uulan? Tapos ng buong weekend, next week, Monday, pang umaga ako, oh my gosh, uulan na naman. And then, delivery din ako nung araw na yon. Kaya sabi ko, oh my goodness, ano ba yan? So, hindi pa ako kumakain ng breakfast. So, kakain na ako kasi para makapagbihis na, para papasok na sa trabaho. So, I'll see you guys in a bit. Ayan, naka-ready na po tayo. Pero bago ako aalis, may papakita ako sa inyo. Yung ginawa ko dyan sa labas, nagkalat ako. At saka bago pa man umulan. Iba na ang itsura ng ano. Well, medyo asul pa naman, kaya lang. Medyo maulap-ulap na. Tignan nyo yung langit doon, ang ganda. Oy, umaambun na pala. Ayun oh. Maambun na, ayan oh. Kikita nyo, basa na siya. Maambun na. Yan, to. See, kikita nyo, may basa na dyan. Ayan yung ginawa ko. Naitaob ko yung yung grill namin yan. Gusto ko na nga yan itapon eh. Naku, umuulan na. Ano ba yan? Sana. Oh, ayun na, tignan nyo maano. Naganda ng langit doon, no? See? Kulay orange siya, pero umuulan na. Maambun na. Kaya pasok na tayo kasi baka mabasa pa. Pero mababasa rin naman ako eh. So, anong ano doon? Diprensya, diba? Ay. Ayan na. Lumalakas na naman ang ulan. Kailangan ko palang lagyan ng yung aming kwarto muna pala. Lagyan ko muna ng towel. Okay, sandali lang. Or, kita na lang po tayo mamaya pag uwi ko galing trabaho. Okay? Ang ulan ay walang tigil na naman. Na-discover ko pala na yung sa kwarto naman ni panganay, may konti lang naman natulo, pero nilagyan ko na siya ng sealant. Kaya ano, kasi medyo basa yung tuwalya kanina, kaya buti na lang naglagay ako ng mga tuwalya dyan. At medyo nakakatulong din naman. Magtutupi tayo kasi naglalaba ako, si Alan naglaba din, sumabay din sa paglalaba. Ayan. Kaya magtutupi muna tayo. Ay, so kumusta po ang araw ninyo? Ako ay pagod. Bukas maaga ang pasok ko. Hopefully, hindi na siya masyadong umulan. Pero, naririnig ko kanina sa trabaho, ang sabi nila, 7 days daw ang ulan. Kaya sana naman po ay bukas ay wala nang masyadong ulan dahil
Nako, kawawa na naman yung mga nabaha last time. Hindi pa sila nakaka-recover. At eto na naman, may another, ano na naman sila, another pagsubok na naman, di ba? Kaya po sana mahinto naman kahit na, ano, kumbaga parang paahunin muna natin sila, kumbaga. Hindi yung puro lubog, di ba? Kaya, anyway, so yun. So, nasabi ko, naglalaba ako. Ayan, so, marami tayong tinutupi ngayon. Naglaba rin ako ng mga puti. Si Alan, kailangan tapusin na niya yung kanyang laundry. Dahil kailangan ko yung dryer. So, nag-declare po pala yung governor namin dito ng state of emergency. Kaya, para sa mga tawag dito, para sa mga taong nasalanta ng bagyo, ng baha. Kasi, hindi ko malubos maisip ba na ano kaya yung gagamitin nila na insurance para doon. Diba, alam mo yun? Sabi nila, pag full coverage ka daw sa insurance, covered yung baha mo, lalo na yung mga sasakyan na lumubog. Pero parang, according to my knowledge, parang hindi naman ata kasi kailangan yata may ibang policy ata yun eh. Kagaya ng bahay, kailangan iba din yung policy mo ata sa baha. Kaya which is dito kasi sa California, hindi nila ino-offer yung baha, yung flood. Kasi hindi naman talaga binabaha dito. So, hindi ko na lang alam ngayon, baka i-offer na nila kasi nga, nagbabaha na. Baka i-required na nila yan sa mga homeowners na magkaroon na ng flood insurance kasi nga, syempre, paano mo aanuhin yung tawag dito, yung bahay mo kung wala kang flood insurance, Diyos ko. Ang mahal din kaya magpagawa ng bahay. Na-experience na po namin yan nung nagkaroon kami ng leak dyan o sa may kusina namin. Mahal kaya na gastos namin dyan na. Although kahit na gastos ni insurance, syempre meron ka pa rin out of pocket, diba? Kaya mahirap pagka may mga ganyang mga pagsubok na dumarating na ganyan. Naku, nakaka-stress po. Kaya as much as possible, toko po na i-maintain yung itong bahay namin. Ganun kaya lang, kung minsan nga, mahirap din pong i-maintain kasi nga, hindi mo din naman alam kung ano yung mga darating na pagsubok. Kagaya niyan, hindi mo naman po alam na magbabaha dito sa San Diego dahil hindi naman talaga binabaha. And then all of a sudden, nagbaha na dito sa San Diego for no reason. Hindi namin alam, walang nakakaalam kung bakit bigla na lang nagkaroon ng baha. Kumbaga parang yung ganung kasimple lang, not simple, pero kumbaga parang ganun lang na ulan. Hindi naman ang ulan hindi kasing lakas ng sa Pilipinas. Pero bumaha dito, alam nyo po yung ganun. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. Napanood ninyo ang video. Nakita ninyo ang ganda nung ang ganda ng flower field, no? Ang ganda. So, yan po ay once a year lang yan. Pag-spring. Yeah, yung pag-spring season po, doon yan tumutubo yung mga bulaklak na yan. So, ang lugar po yan is sa Carlsbad. Parang siguro mga 30-45 minutes away from dito sa bahay namin papunta doon. So, matagal din na bago kami nakabalik dyan. Tapos, napanood nyo rin yung ceiling, yung nag-seal kahapon, nag-sealan dun sa window. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang po. If you're new to our channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa bago naming video. Hanggang sa muli, kakabsat, bye-bye!